Dito sa Quezon Memorial Circle, Ivan, pinili na maraming pamilya na mag-bonding ngayong unang araw ng 2018. Ito ang unang pagkakataong nakasama si Nilda Alamer sa pamamasyal ng kanyang mga anak sa Quezon Memorial Circle. May baon na silang pagkain hanggang gabi. Maganda rito eh. Para papang pamilya ba? Hindi naman daw naiingit ang gwardyang si Jojo Buenaobra sa mga pamilyang magkakasama ngayong bagong taon. Nakasama naman daw niya ang kanyang pamilya bago magpalitan taon. Sanay na rin daw siyang nagtatrabaho kahit ganitong holiday. Ganun naman po ang trabaho namin. Ayon sa tourist police sa Quezon Memorial Circle, laging lagpas 50,000 ang mga bumibisita rito tuwing bagong taon. Dahil 24 oras itong bukas, may mga dito na sinalubong ang bagong taon. Dito sa Quezon Memorial Circle, may iba't ibang rides. Kung medyo ordinaryo na para sa inyo ang magbisikleta, bakit hindi subukan ang magbisikleta sa ere? Para masigurong ligtas ang lahat, may mga nakapaskil at nag-aanunsyo ng mga paalala. Paalala po sa lahat ng nag-i-walkers, magpaneho ng garahan at maingat lamang. Kung medyo adventurous, may rides din dito gaya ng Wild Wind. Kapag ganitong marami ang mga namamasyal, ang kadalasang problema rito ang pagnanakaw ng mga motorsiklo, snatching at mga nawawalang bata. Doon sa mga may mga motor, siguro dapat iparada lang yung mga motor nila sa tamang paradahan. Huwag nilang ilalayo ng ipaparada doon sa mga madidilim na lugar. Sa snatching naman, siguro maging alert lang sila sa mga bag nila. Kailangan lagi nasa harapan. Kung may kasamang bata, lagi silang hawakan para hindi mawala. Kung nabiktima naman ng mga masasamang loob, pwede man sila lumapit din sa aming opisina sa tourist police. May nag-iikot namang mga pulis. Nakakalat din sa loob ng circle ang mga ambulansya, medical personnel at gamit pang emergency para sa mga mangangailangan ng tulong medikal. Dahil sa dami ng mga namamasyal dito sa Quezon Memorial Circle, problema na po ang parking. Pero ang pagkain at inumin, wala namang pong problema dahil marami ang nagtitinda. Ivan? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.